Narito na ang PTV Balita Ngayon. Niyaning ng magnitude 5.3 na lindol ang lalawigan ng Camarines Norte. Pasado alauna kanina nang maitala ng fibog sa epicenter ng lindol sa layong 19 kilometers northeast ng Tinaga Island at may lalim na 1 kilometro. Naramdaman ang intensity 5 sa Mercedes Jose, panganiban Camarines Norte. Intensity 4 sa Daet Camarines Norte, Ginayangan, Polilo, Quezon. Intensity 3 sa Ragay, Pili, Iriga City, Camarines Sur, Mauban, Lopez, Milanay, Alabat, Gumaca, Quezon. Habang Intensity 2 naman sa Metro Manila, ilang bahagi ng Albay, Aurora, Batangas, Bulacan, Nueva Ecija, Oriental Mindoro, Pampanga, Pangasinan at Rizal. Ayon sa FIVOX, asahan ang posibleng aftershocks kasunod ng malakas na lindol. Pwede magka-aftershocks doon sa pinanggalingan ng earthquake, pero hindi tayo nag-expect ng malalaking aftershock kung ang magnitude na sinimulan ay 5.3 lamang. No? So dito sa Metro Manila, merong mga pagkakataon na kahit ganong kaliit nararamdaman dito, lalo na sa lugar na malambot. So far wala tayong nararamdamang na-report na damage and by experience, kapag intensity 5, most likely walang significant damage o walang damage. Samantala, mas lumakas pa ang manufacturing industry sa bansa nitong Oktubre. Sa report ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 5.1% ang production index sa naturang sektor matapos ang 10 buwan, kabilang sa nakapagtala ng expansion ang machinery, equipment, beverages, chemical products at metal products mula sa manufacturing industry. Sa 22 industry division, 14 sa mga sektor ang nakitaan ng paglago. Samantala, ipinatutupad na ang no-leave policy sa mga tauhan ng Philippine Ports Authority. Kasunod na rin ito ng pagdagsa ng mga biyahero sa iba't ibang pantalan upang ipagdiwang ang Kapaskuhan at Pagong Taon. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, epektibo noong December 5 ang pagkansela sa bakasyon ng mga ng kanilang empleyado at magtatagal hanggang sa January 6. Sa pinakahuling datos ng PPA, nasa 20.9 na milyong pasahero na ang dumating sa mga pantalan ng matnog mula Enero hanggang Oktubre ng taong ito. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon!